Mahigit 320,000 doses ng Moderna vaccines ang dumating sa bansa ngayong araw. Ngayong patuloy ang pagdami ng dumarating ng bakuna, posibleng isama na rin sa bakunahan ng mga edad 12 hanggang 17. Nakatutok si Katrina Sol. Nababahal ang Philippine General Hospital dahil sa dumaraming kaso sa kanilang pediatric o mga batang COVID patients. Sa kasalukuyan, tatlo ang nasa critical na kondisyon, kaya posibleng pagsapit ng Setyembre o Oktubre. Bubuksan na ng gobyerno ang pediatrics and adolescent vaccination o yung mga edad 12 hanggang 17. Sabi ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer at Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez, nasa 26 million doses ng bakuna na para sa bata ang under negotiation ngayon. The Pfizer already applied for EUA in the FDA, our FDA, and the FDA already approved it. And also Sinovac already applied, and most likely it will be approved by FDA. 3 years and above ang Sinovac. Nauna na raw nila itong iminungkahi kay Pangulong Duterte, lalo na't sa gitna ng COVID-19 surge sa India dahil sa Delta variant. Maraming bata ang tinamaan ng COVID. Maituturing din kasi na very vulnerable lalo pa at di pa ganun kalakas ang kanilang resistensya. We propose really to the NITAC and also to the, our expert that we have to include children as soon as possible, considering that they will be also vulnerable. Sinabi yan ni Galvez kasunod ng pagdating ngayong hapon ng 326,400 doses ng Moderna vaccines. Ibibigay ang mga ito sa mga lugar na may surge tulad ng NCR. Katrina Son, Nakatutok, 24 Oras. Magandang balita mga kapuso, kahit ano pa man ang oras, mapapanood ang 24 Oras Weekend at iba pang newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.